Marami ang teorya kung paano magwawakas ang mundo. Climate change, asteroid, World War III, mga propesiya at iba pa. Ngunit kung titignan natin ang paligid sa mga nangyayari ngayon, ramdam natin mukhang malapit na nga ang pagwawakas ng mundo. Paano nga ba magwawakas ang mundo? Ito ang aalamin natin sa video na ito, pero base ito sa banal na kasulatan. Pero bago tayo magsimula, kung love mo ang ganitong mga video, abay, mag-subscribe ka na at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga future upload ko. E mega shoutout natin ang ating mga kamundong patuloyang suporta sa IM TV. E mega shoutout natin ang ating mga kamundong patuloy ang suporta sa IM TV. Sila JB Sweetie Life TV, kamundong Irfan Ahmed, kamundong Chico Foggy, kamundong Ariel TV, kamundong OC Carpio, kamundong Manila Bites, at si kamundong Jacob Kahapay. Ang pinaniniwalaan ng karamihan ay ang nasusulat sa Matthew chapter 24 verse 3 to 14 na ang palatandaan sa pagwawakas ng mundo ayon dito. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin na ang Kristo." Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Ang lahat ng mangyayari sa mundo ngayon, mga lindol, gera, tagutom, epidemya, ay mangyayari talaga. Hindi ito ang wakas. Sa halip, binabalaan lang tayo ni Jesus na mag-ingat para hindi madaya ninuman. Kung hindi pa ito ang sign, kailan ang katapusan ng mundo? Walang nakakaalam ayon sa Matthew 24 verse 36 tungkol sa araw at oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismong anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Ayon naman sa Matthew 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang wakas. Sa ikalawang aklat naman na sulat ni Pedro chapter 3 verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon ay biglang mawawala ang kalangitan at nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Hindi man naisulat sa Biblia kung kailan ang katapusan, marami naman ang mga naisulat sa libro ng mga kaganapan sa wakas ng mundo. Ang pangunahing talata sa Biblia na tumatalakay sa rapture ay ang unang Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Sinasabi dito na lahat ng nabubuhay na mananampalataya at mga namatay ng mananampalataya ay sasalubungin ng Panginoon Hesukristo sa himpapawid at makakasama siya magpakailanman. Ang rapture ay ang pagkuha o ang pagdagit ng Diyos sa kanyang mga anak sa mundo. Sinasabi din ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 9, tinatawag tayo ng Diyos hindi para parusahan, kundi iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa sa mahalagang talata tungkol sa saktong panahon ng rapture ay ang pahayag chapter 3 verse 10. Sa talatang ito, ipinapangako ni Kristo na ililigtas niya ang lahat ng mananampalataya sa panahon ng paghihirap na parating sa mundo. Pitong taong tribulation o paghihirap. Ang tribulation ay ang parating na pitong taon na paghihirap kung kailan tatapusin na ng Diyos ang kanyang pagdidisiplina sa Israel at isasakatuparan na ang kanyang hatol sa mga mananampalataya sa buong mundo.
Isang malaking usapan ang tribulation at sa katunayan, isa ito sa mga controversial na paksa na maging sa mga Bible scholar ay iba-iba ang kanilang mga opinion. Kung ang panahon ngayon ay nasa pre-tribulation, mid-tribulation o post-tribulation na. Battle of Armageddon. Sa dulo ng 7 taon na paghihirap o tribulation, sasalakayin ng mga Antikristo ang Jerusalem at magsisimula ang malaking labanan na tinatawag na Armageddon. At pagkatapos noon ay babalik na si Kristo at lulupigin ang mga Antikristo at ang kanyang mga kampon. Ito ay naisulat sa Pahayag chapter 19 verse 11 to 21. Millennial Kingdom. Pagkatapos nito ay tatalian ni Kristo si Satanas at ibibilanggo sa walang hanggang kailaliman ng lupa sa loob ng 1,100 taon. Maghahari si Kristo sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Ang ahas nung unang panahon ay tinatawag na Diablo o Satanas at saka ginapos ng kadena sa loob ng 1,100 taon. Inihulog siya sa kailaliman at saka isinara at sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas nito. Ikinulong siya para hindi na makapangdaya pa ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,100 taon. Huling pag-aalsa ni Satanas at tagasunod. Pagkatapos ng 1,100 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo at tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. Ang mga matitipon niyang mga sundalo ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. At si Satanas na dumaya sa kanila itatapon sa lawa ng apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw na huwad at sinungaling na propeta. Final Judgment. Pagkatapos, hahatulan ni Kristo ang lahat na namatay na hindi nanampalataya na nabuhay mula sa panahon ni Adan hanggang sa pagkatapos ng 1,100 taon sa harap ng dakilang trono ay itatapon silang lahat sa lawang apoy upang parusahan doon ng walang hanggan. At kung sino man ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itatapon din doon ang kamatayan at ang mga hidis. Ang parusang ito sa lawang apoy ang ikalawang kamatayan. New Heaven, New Earth. Pagkatapos, babaguhin ni Jesus ang lahat ng mga bagay at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa na siyang magiging walang hanggang tahanan ng lahat ng mga nakaligtas. Doon ay wala ng kasalanan, hapis, luha, kahirapan, sakit o kamatayan man. Ito'y naisulat na sa Pahayag, Kabanata 21 at 22. Magkakaiba man ang ating paniniwala, tiyak, iisa lang ang sigurado. May katapusan ang mundo at ito'y mangyayari sa araw ng Panginoon. Mga kamundo, naniniwala ka ba sa pagwawakas ng ating mundo? Maaari lamang na mag-iwan ng comment sa ibaba at atin itong babasahin upang makagawa ng isa pang video na may kaugnayan dito. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan na ang karunungan ay kayamanan. Kaya bilang tao, kailangan tayong matuto dahil ito ang mundo.